reaksyon ni Lomachenko at Dunayre kay Inoue at chances ni Tapales. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaduelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Muting Sports Channel. Maraming salamat po. Ayon po mga kaduelo kay GMA Sports Journalist JM Siasat, bagamat huge underdog ang ating kababayan to Division World Champion, current Unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion Marlon The Nightmare Tapales, sa laban nito by the end of this year against 4 Division World Champion, current Unified WBC and WBO Super Bantamweight Champion Japanese Monster na Oya Inoue in their undisputed 122-pound showdown sa Japan, hindi niya raw nakikita na lalabang takot si Tapales, kagaya ng ginawa raw ng former Unified Super Bantamweight Champion Kubo Steph Steven Fulton. Dagdag pa niya, "If our guy goes down, he will go down swinging with pride." Ito rin po ang majority sa nakikita nating komento even ng ilang mga American boxing fans who stated na possibly ang mere intimidating presence daw ni Inoue ay nakapag-shut down sa abilidad ni Fulton and that he couldn't let his hands go raw unlike sa mga nakaraan itong laban. Sa comment section sa post ni Siasat ay marami talaga ang accepted na hindi pa man nagsisimula even ang ensayo ng dalawa. Matik, talo na raw si Tapales at magiging 2 division undisputed world champion na ang halimaw ng Japan. Still, may mga konting Pinoy boxing fans pa rin ang may positibong mindset where once stated na di raw natin alam anything can happen. Kagaya nung laban noon ng ating pambansang kamao 8 division world champion Manny Pacman Pacquiao sa kanyang debut sa featherweight division when he challenged then top pound for pound fighter former 3 division world champion Hall of Famer Marco Antonio Barrera where kahit mga Pinoy alanganin na manalo siya pero Pacman went on to produce a stunning upset. Tapales should just keep the faith daw and train hard. Speaking of Pacman mga kaduelo, excited na rin po siya sa labang Inoue versus Tapales and that people are commenting and expecting na manunood siya live sa Japan ng nasabing bakbakan. Samantala, kasagsaga naman po ngayon mga kaduelo ng pagiging super hype up ng maraming boxing fans sa monstrous performance ng Japanese monster over Coolboy, nililink na siya sa iba mga big names na boksingero. Aside from 3 division titleist current WBA regular lightweight champion Gervonta Tank Davis, may mga gusto ring makita si Inoue square up against former pound for pound king 3 division world champion Hightech Vasyl Lomachenko. Tag pa nga ng ilan, legend versus legend daw ang matchup na to. Komento naman ni Loma kay Inoue, malakas daw talaga ang halimaw ng Japan at isa sa mga top fighters ngayon. Matatandaan na sinabi na ni Loma na he is willing to go down sa 126-pound featherweight division if the door becomes open in fighting Inoue. Speaking of fighting Inoue, nagbigay na rin po ng reaksyon mga kaduelo sa latest win ni Inoue ang isa pa nating kababayan na nakaharap na si Inoue twice, former 4 division world champion future Hall of Famer nito the Filipino Flash Dunayre na lalaban ngayong linggo for the vacant WBC Bantamweight title. Birada nito, bagamat he was leaning slightly on Fulton in his last prediction due to the physical advantages of the said American, di raw siya nasurpresa the moment na nalaman niya na na-KO ni Inoue si Fulton. Even yun daw kasi ang kanyang prediction, ina-acknowledge niya pa rin na given Inoue's punching power, anytime pwedeng matapos ang laban. Base rin daw sa clips na kanyang nakita, tila may pagkapilit daw ang force ng kanang tumama kay Fulton na naging stepping stone sa sumunod na stoppage sequence. Base sa posisyon daw kasi ng katawan ni Inoue, makikitang hindi raw ganun ka fully committed ang na-throw niyang kanan. Pero kahit na ganun, nasaktan pa rin si Fulton.